Magandang hapon! Assalamu alaikum! Good afternoon! It's me, Yasmin Lodie again at Abha Kingdom of Saudi Arabia. Yes. How are you today? Ganda nung sikat nung araw. So may bintana ako. Salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you very much. And please like this video. Thank you. Ang ipifilm ko ngayon ay yung mga alam kong salita sa Arabic. This one, we call this water, right? But sa Arabic, moy. Hada, scissor. Magas. Sa Arabic, magas. Then this one, mandid, tissue, mandid. Ang alam ko lang na bilang sa Arabic, 1 to 10. Safer, wahid, itnin, talata, arbaa, kamsa, sita, sabwa, tamaniya, tisaa, asyara. 1 to 10 lang yung alam kong sa nabilang sa Arabic. Yung money sa kanila, pulus. Yung house, bet. Yung down, tahad. Tapos yung folk, yung up, folk. Yung ano nga dito, yung elevator, ang tawag sunset. Parang sunset, di ba? Kaso sa kanila, sunset. Plate, sahan. Spoon, malaga. Fork, yung fork nila, shop. Tapos, knife, sakin. What's else? Ano ba? Yung papa sa kanila, baba. Tapos, yung may tawag na baba, abuya. Tapos, yun. Tapos sa mama nila, ummi, mama. Tapos, kapag matanda na, like, kagaya ng amo ko, ang tawag sa kanya, sa English, grandma. Grandmother. Sa Arabic, Jeddah. Jeddah. Ano pa ba? Ang ilaw sa kanila, lights, lamba. Then, this one, yung damit, dress, clothes, malabis. Yung far, baid. Yung malayong lugar, baid. Ano pa ba? Window, taga. Yung door, bab. This one, table, tawla. And this one, chair, kursi. Yung sinasabi ko lang po sa inyo yung mga alam ko, saka yung mga naaalala ko.
2 years and ilang buwan na ba ako dito? 2 years? 2 years and 3 months na ako dito sa Saudi. Sa Abha, Kingdom of Saudi Arabia. As proud to be domestic helper. Ano pa ba? Yung shoes, sapatos, jezba. Tapos yung socks, yung medyas, shurab. Ano pa ba? Parts ng mga pagkain. Doon tayo sa mga foods. I translate to you that Arabic food. Yung mga food in Arabic. Chicken, dijaj, potato, batata, carrots, jezar, cucumber, kiyar, onion, basal, garlic, thum, yung garlic sa kanila, thum, bawang. Then, what else? Naalala ko na yung dun sa previous kong video, yung nakalimutan ko yung gulay. Na vegetable nila yung I forgot. Nasa dulo na ng dila ko eh. I forgot again. Yeah. Nakalimutan ko pa. Naalala ko na kanina eh. Sabi ko kapag nag-video uli ako, nasabihin ko sa inyo, ang ganda nung ano, nung light nung araw. Hindi pa ako nagbubukas ng ilaw niyan. Ano lang yan, galing sa labas. Ang oras na dito ay 4:34 in the afternoon. Ano pa ba? Pagkain. Yung rice, rus. Yung sweet sa kanila, hala. Yung sheep, kuraf, karuf, kuraf, tupa sa atin. Sa Tagalog, tupa. Then, yung camel, jamal. What else? Chocolate, halawa. Yung apple nila, tufa. Then orange, rotokal. Yung mga naaalala ko lang yung mga sinasabi ko. Then, what else? Kailangan ko kasing matuto ng salitang Arabic kasi hindi naman lahat dito maalam magsalita ng English. Kaya, as a domestic helper, ang tawag sa domestic helper dito, kasambahay sa Pilipinas, inani, yaya, whatever, ang tawag sa kanila, shagala, kadama, dito sa Saudi. Kailangan mo mag-adjust. Ikaw mismo yung mag-a-adjust para dun sa culture nila. Kasi ikaw yung nagpunta sa bansang sa bansa kung saan na nandito ako ngayon. Kaya talagang yung dila ako, talagang nag-aral talaga ako magsalita ng Arabic. Ayun, thanks God. Kasi binigyan niya ako ng knowledge. And I know how to speak Arabic. Sometimes we talk my boss in Arabic, then the other people here
She talked me in English, but I respond Arabic. Masaway lang ako minsan. Kasi minsan kasi, kahit kausapin nila ako ng English, nakakausap ko sila, sinasagot ko sila ng Arabic, ng lingwahe nila. Tapos, may time na naiinis ka, minsan nakakausap mo sila ng Tagalog. Pero, salamat naman din ako kay God kasi dinala niya ako dito sa among mabait. Kahit moody, kahit pagod sa trabaho, okay lang. At least, allowed yung cellphone. Anytime na gustong magpabili ng load, na pantawag sa Philippines, sa family ko, magbigay lang ako ng pera sa kanya. Yun, binibilhan naman nila ako. Then, okay sa pagkain. Kapag gusto ko magluto ng Filipino food, nagluluto ako. Then, pinapakain ko sa kanila. Kinakain naman nila. Then, ano pa ba? Yung buhay ko dito sa Abha. Ano ko to? Second employer ko to. Itong amo ko. The last time, I work in Jeddah. Ano ko doon? 8 months. Sad to say na nakakalungkot talaga kasi okay yung pamilya. Pagod, puyat, ganun. Ganun talaga buhay ng katulong ng mga OFW. Hindi lahat ng kapwa mo Pilipino pag nasa ibang bansa ka kay ano, kaibigan mo. As far sa experience ko lang ha, experience. Kasi may isang Pilipina doon eh na yun, nanira, siguro inggit. Kasi okay naman kami ng amo ko, ng madam ko dati, before. Yung amo ko lalaki, yung mga anak niya, 4 yung anak niya. Then dumating sa point na 8 months na ako. Yun, lahat ng gawa ko, lahat ng ina-upload ko sa Facebook. Alam nung amo ko, napapanood, nagtataka ako, bakit alam yung Facebook ko. Eh, naka-private yung account ko sa Facebook. Yung pala, yung Pilipinang nandun sa Jeddah, pinapakita sa amo ko. Lahat ng gawa ko, yun, dumating sa point na, yun, lagi na lang daw ako nagsa-cellphone, tapos dumating sa point na, yung alam mo yung pasensya mo, naubos ng todo-todo, na tao lang naman din ako, oo, trabaho ko, pero dumating sa point na napagbuhatan niya ako ng kamay, she beat me, kasi magayon yung kamay eh. Yun, dumugutong, right lips ko kasi nakalmot niya pag ganun niya, sasampalin niya kasi ko eh. Kaso, nailag ko yung kamay niya, kaya ang tendency, nakalmot niya ako kahit nailag ko siya, kahit nasangga ko siya, nagkakalmot. Yun, dun ako talaga, yung alam mo yun, pasensya mo na wala lahat. As in talagang, buntong hininga, maiyak-iyak talaga ako, kinuha ko yung mga damit ko that time. Wala akong, may relatives man ako doon pero hindi kami pwedeng magkita kasi lalaki siya. Tapos, wala akong kakampi kundi si God. Wala akong kakampi kundi sarili ko. Nilakasan ko lang yung loob ko. Sabi ko, buy me a ticket then I go home. If you don't like my work here in your house, buy me a ticket then I go home. I already 8 months to work here. Sabi ko sa amo ko. Then, sad to say, my madam, ayaw niya akong pauwiin sa Pilipinas kasi nga sayang daw yung ginastos nilang pambili ng ticket, ganun, etc., etc. In short, binenta ako dito sa kaibigan nila. Thanks God talaga kasi lahat ng dasal ng mama ko sa Pilipinas, dasal ko na God, sana, sabi ko, God, sana yung mapupuntahan ko, sana
Alaw juicy pea, sana papakainin ako ng bongga-bongga, sana mabait. Huwag sanang ako mamaltratuhin, kayo na po bahala sa akin. Hindi ko alam, wala, I don't have any idea na kung ano yung attitude ng neto, yung ama ko ngayon. Kaya, dumating sa point na Jeddah to Abha, I flight again. Siguro 1 hour lang yung biyahe kapag airplane. Yun, finally. Ngayon, ano na ako dito? 2 years and 3 months. Next year, uwi na ako na Pilipinas. Pero pinag-isip ako pa kung uuwi ba ako o hindi. Kasi nga, excuse me, marami pa akong gustong sabihin. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong bilhin. Kailangan ko pang mag-ipon ng pera pang negosyo. Diba? Kasi hindi naman habang panahon magiging katulong ako dito sa gitnang silangan. Tumatanda na rin ako. Kailangan kong mag-isip ng future ko na kailangan meron akong pera pag uwi ko ng Pilipinas na ipampupuhunan ko ng bonggang-bongga. Kasi ano naman eh, libre naman mangarap, di ba? Ang drama na, ang drama ni Yasmin. Yun, basta, yun yung buhay ko dito. Basta sa lahat ng mga OFW, saludo ko. Especially sa kagaya ko, domestic helper sa mga kadama, I salute you. Simula nang nag-abroad ako, dun ko na-realize kung gaano kahalaga ang bawat sentimo. Although dati sa Pilipinas nakapagtrabaho ko, pero gimikera kasi ko that time eh, nung sa Pilipinas ako nag-work sa pabrika. Ayun. Basta, tiwala ka lang sa sarili mo. Habang hawakan mo yung goal mo. Then, lakasan na ng loob pagdating sa abroad. Then, don't trust. Huwag basta-basta magtitiwala. Ito lang naman yun sa akin. Kasi nga na-experience ko na sobrang nagtiwala ako ng bonggang-bongga. Kasi akala ko, pagkapwa mo Pinoy, mapagkakatiwalaan. But, sad to say, siya pa yung naging nag-backstab sa akin. Siya pa yung trumaydor sa akin. Pero, okay na, okay lang. Hindi naman, sabi nga nila may karma. Saka pinagpapasa Diyos ko na lang yun. Mabait na lang. Mabait naman talaga sa akin si God kasi nga nandito ako ngayon sa mabait na amo. Yung allowed ang cellphone. Nakakatulog ako ng sobra sa 8 oras. Bibihira ang among ganun. Kahit moody yung amo ko, okay lang. Kahit kuripot, okay lang. At least hindi siya nananakit. Minsan mabunga nga lang. Minsan puyat, okay lang. As long na binibigay niya sa akin yung sahod ko monthly, kahit delay, okay lang sa akin yun. As long na pinapakain ako, okay lang. Basta wag lang nila akong sasaktan. Ayun yung ano ko, yun yung pananaw ko bilang kasambahay. Ayun. Ang nagdrama na ako, promise. Sa susunod na lang uling video ko, I try to my video na magtuturo ako ng mga recipe. Then, kung saan bansa na ba ako nagpunta dati, kung ano yung dati kong trabaho, ganon. Okay, bye-bye. Please like. Then, thank you for watching my video. And please subscribe. Thank you. Hope you like this video. Thank you very much. It's me, Yasmin Lodie. At Ahaba, Kingdom of Saudi Arabia. Bye-bye. Maasalamah.